Sabi nga sa Itbulaga, mula Batanes hanggang Hulu, nakapunta na ako ng Batanes. Kaya ngayon, pupuntahan ko naman ang dulong probinsya sa katimugang bahagi ng Pilipinas. Akala ko rin Sulu na yung dulo. Pero Tawi-Tawi pala. Dati kasi itong parte ng probinsya ng Sulu. Pero para makapunta dito, kinakailangan kong bumiyahe ulit ng 9 oras sa ganitong klase ng bangka. Mag-isa lang ako simula Hulu, papunta ng Tawi-Tawi. Hi, I'm Zar, a travel filmmaker. When the pandemic hit us, I lost my job. I got bored, so I tried cycling in my hometown until I got further and further. And recently, I built my expedition bike and decided to travel full-time. I am now bike touring the islands of Luzon to Mindanao. Take note, this is not just a cycling channel. This is all about chasing adventure, going out of your comfort zone, meeting strangers along the road, learning a new skill, teaching content creation hacks, and riding at my own pace. Hit the subscribe button and join me as I wander the raw beauty of the Philippines. Ayan, magsisimula na ang aking biyahe. Dahil mahaba-haba ito, kinakailangan ko magbaon ng maraming pagkain. Siksikan ng bangka, meron pa nga ditong sangkol na nakaduyan na lang. Hindi siya komportable. Pero gagawin natin komportable ang biyahe ko. Sa tulong ng aking inflatable na nabili ko sa Decathlon, magiging komportable ang pagtulog ko. Meron sila ditong tinitindang durol. Isang tausog delicacy, mas masarap daw dito sa Hulo. Kaya napabili na rin ako, baka magutom tayo sa napakahabang biyahe. Yun lang din yung mahirap kapag ganitong biyahe, katayong CR. Pero meron sila ditong ginawang CR. Ngayon nga lang, pag umihi ka dito, kita ka nang nasa itaas mo. Tinilang pinahiram ako ng malong ni ate. Nakarating na ako ng Bongao. Ito pala ang capital ng Tawi-Tawi. Hindi naman talaga ako pupunta ng Tawi-Tawi, pero sayang naman nandito na. Kaya nung nandun ako sa Sulu, naghanap ako ng mga bikers dito at kinontak ko si Sir Gerald, ang president ng Bongao Bikers Club. Doon nila ako, napakarami nila at meron agad tayong pick up. Ang bongga, diba? So, sinakay nila yung bike ko sa pick up para makapunta din sa tutuluyan ko. Dito pa lang naramdaman ko na hospitality ng mga taga-Tawi-Tawi. 25. Laguna. Laguna, ikaw. Kapitbahay lang tayo, di ba? Napadpad ng Tawi-Tawi dahil andito yung mga magagandang babae. Ibon ko ng Pilipinas. Dito ko lang natagpuan. Sa all. Sa Tawi-Tawi. Ako yung pinakamagandang babae. Ayun yung pag-asawa ko. At nabiyayaan kami ng 4 na anak. Nandito na ako sa Salakot kasama ko mga Bongao Bikers Club at sinalubong nila ako. Natalo yung ano, yung mga soldiers sa Hulo. Soldiers of love. Soldiers of love. Soldiers of love. Oh. So meron sila ditong kanin na merong ulam na. Anong ulam kasi? Pwede na yun. Tinulungan ako maghanap ng Bongao Bikers kung saan ako mag-stay. I was supposed to beach, may hammock there, pero yun, nag-offer sila na bed. Thank you. Tomorrow, mag-ano lang kami, mag-hike lang kami, 5 a.m. Kinabukasan, una kong pinuntahan dito ang Bud Bongao, isa sa mga kilalang pasyalan dito sa Tawi-Tawi. 342 MASL ang taas nito. At isa na to sa napuntahan kong pinaka-developed na hiking spot. Ayan, meron ditong ano, pwede ka daw magtali tapos matutupad yung wish mo dito sa Bugbong. So, nandito kami sa Tampat, sa part na to, Tampat. Dito daw yung pinaniniwalaan na miracle. So, pag nag-pray ka dito, mag-grant yung wish mo. Yun yung paniniwala nyo. Pray tayo. Meron dito mga puting tela na pinaniniwala ang pagmamayari ng mga ninuno noon. Kaya naman, hanggang sa kasalukuyan ay patuloy pa rin silang nagdadasal dito. Pag may namamatay sa amin, nirap siya. Ganyan ang club. Hindi sayang effort mo, go lang ng go. Nadaanan ko din dito kung saan naninirahan ang mga Navy natin. Sila nagmo-monitor sa Bongao kung meron bang mga illegal na transaksyon dito sa Rakatan. Maybe around 1,000 steps.
medyo nakakapagod lang. Tagal ko nakaupo sa barko kahapon. Dito ang panoramic view ng Bongao, mga ilang bahagi ng Sulu, mga isla pa ng Sanga-Sanga, Simunol, Laa, Bilatan at Sibuto. At kung napakaganda pa nga ng panahon, makikita mo na rin dito ang Borneo. Pagkatapos kong mag-hike nung hapon ay nag-ikot-ikot lang ako dito sa Bongao at una kong pinuntahan ang kanilang port. Bye. Bayan niya, no? I don't know what I'm meant to feel anymore. I take it out on my girls and I smash that door. I fucked around with myself and I let you know. But if you're up there watching, start the show. I just arrived dito sa capital nila. Sulit na sulit yung ahon namin. And ngayon ako nakakita ng capital na may overlooking. So, yun. So, yun. Dinaanan din namin ang Greenland kasi may damo at dumaan kami mismo sa airport nila dito sa Bongao. So, tinitirang ko, na-meet ko ang ilang mga kapatid nating Muslim na napaka-friendly. Ayan, kitang-kita natin yung mga mukha nila. At binahagi na rin nila sa akin yung istorya nila dito sa Tawi-Tawi. Maggi curry with egg. Maggi curry with egg. Saan to binili, Malaysia na? Opo. Ang dori kasi, gift yan. Gift ng lalaki sa babae na mapapangasawa niya. Pag magbigay ka ng gift sa kaklase mo, nakabalot siya. Hindi mo makita o hindi mo alam kung ano yung binibigay ko sa'yo. Yung dori ngayon, may presyo na. Yung anak ko, nagtapos ng doktor. Pinagpaaral ko yung ganito karami yung ginastos ko. Ngayon, parang yung dori ngayon, para bang binili mo na yung anak ng isang tao. Ngayon, bugbugin mo. So, makialam ngayon yung parents. In fact, binili ko na siya eh. Diba? Ganun yun kung i-direct mo yung definition. Siguro, kasama na rin sa climate change siguro. Ang practice ngayon, kinikwenta na kung ano yung natapos ng babae. Even na itong babae hindi nakapag-aral, medyo mababa yung dori. Ah, mayroon siyang 100,000. So, bibigayin niyo yun sa maging wife niya. Yung 100,000 naman yun, pwede yung gamitin pampaayos ng bahay, sa gagamitin ng pamilya. Eh, ano nangyayari ngayon, yung 100,000 na yun, i-slice yun. Ito para sa tatay, ito para sa nanay, ito para sa kapatid. Di ba? Nawala yung instinct na gift. Sana yun sana. Bike and dive? Bike and dive. Ano? Dikers. Bikers? Kung mag-diver na biker. Wow. So nagbabike kayo around tapos may dala kayong mga fins? Hindi naman sa ganun. Iba yung activity sa diving. Iba yung sa diving. Okay. Nagkataon lang na ganun. Kumbaga, parang triathlete na rin ang dating. So maraming dive spot dito sa Tawi-Tawi? Dami. Yan, ibig sabihin okay ka. Tapos meron din code, pag nag-scuba ka,
itong snorkel. Itong snorkel dapat nasa. Kala mo di ka hiker girl? So I'm gonna do my first scuba diving with Sir Tong. Medyo nakabahan ako. Bigat lang din, parang first time ko kasi. Though parang naman akong nag-hike, 17 kilos tong nasa likod ko. Hindi na natin. Time won't stop, so gonna get on the ride. Twisting and turning through life. No matter how rough it gets, I'll get by. Home moves with me where I roam. It's in every dream I make my own. I'm never alone. I know that every day will always bring me something new. Sir. Siyempre, maghuli ng isda. Maghuli. Yung pana, paslayer, clipper, tipara. Tipara. Bogart. Ano nga sa ngipin niyo? Mama. Mama ano? Mama. Mama ni mama? Mama. Lakas. Kinakain. Matingas ng ngipin. Kasi mainit sa katawan, malamig ba sa dagat? Mamaya, pakita niyo kung ano yung... Makuha. Makuha. Oh my God. Huwag na. Ito na yung nahuli niyo. Ilang oras po? Dalawa. Lapu-lapu. Sa gabi mo lang yung mahuli? Oo. Pag umaga, mahirap? Mahirap. Yeah, ito yung typical ano nila dito, merienda or dinner. Meron silang mee goreng na parang Malaysia na rin. At nafe-feel ko na nasa Malaysia talaga. Pilipinas pa rin pala to. Mee goreng. Sarap ng mee goreng, pero hindi kinakain ng dila ko. Itong mga tausog, sanay sila sa mahalang. Tapay Noy! Trip. Yes. Kala ko kusan mag-ano kakain ng balot. Dito lang kasi tabi-tabi. Noong gabi ay naimbitahan ako na mag-food trip lang dito sa sentro ng Bongao. Ano ang salita sa si Tangkay? Na? Si Tangkay? Sama? Kahit gabing-gabi na, nagkalat ang mga tao sa kapaligiran at malaya kang makakakain kahit saan. Good morning! This is Zorang, you might wonder. Kasama ko ngayon ang mga Bongao Bikers Club and we're on our way to Limasugala, Bato-Bato and we're gonna check out the market, yung traditional barter system dito sa Tabo-Tabo. Hindi na natin. Tao! Hello. Hi, welcome to Tawi-Tawi. Hello. Guys, tao ko sa akin. Ito ako sa Tawi-Tawi, hindi siya kagaya ng Basilan na may malalapad na kalsada. Maliit lang yung mga kalye nila dito at mapuno na rin. Bihira mo rin ditong makita ang karagatan dahil malalayo pala sila. December na! Bakal nyo yung bakal? Ano yung Sulu hornbill? At pinunta namin ang barter para makita ko kung paano ba to nangyayari dito. Yung product ng mga badyaw, ibebenta na lang nila. Tapos yung product dito, bibili nila. Hindi, magbabayad ka pa rin? Hindi na item, parang... Dati item talaga siya. So parang magbabayad ka pa rin? Oo, babayad daw. Tapos pili ka na lang natin. Exchange. Ito donut, baul.
Kumain na rin kami ng breakfast at kagaya sa hulo, meron din sila ditong siniserve at iko-compute lang yung binayad mo kung ano yung nabawas. Ayun na, cut bike lang, saka lang. Nag-iwahiwalay na kami at naligo lang din ako. Then right now, mag-upload ako ng vlog ko. Medyo mahirap lang mag-upload ng file dito. So hanap tayo ng spot. So yun yung medyo problem dito sa island. Medyo remote. Nahirapan ako mag-internet. Every time na mag-camp dapat ako, may nag-offer sa akin ng accommodation. So yan, pinili ko na rin to. And kalapit natin yung dagat dito. Magbabike lang muna tayo. Lilibutin natin tong natitirang lugar dito sa Bongao because it's gonna be my last day here. Puno lang siya, ganito lang siya for 10 kilometers at walang dumadaang sasakyan. Ayan, bali may pinuntahan lang kami yung mga ginagawa. Definitely close yung cave ngayon dito sa Bulabok. Nakikita natin daw sa Tawi-Tawi, puro mga badyaw! Nandito pala ang milyonaryo ng Tawi-Tawi! Mapagkatiwala naman kami. Oo, buti na lang napuntaan mo yung medyo mabait na... Mabait pa medyo? Oo, oh, bait na mga ano, citizen dito sa Tawi-Tawi. Oo, oh, may pa-catering. Buksan na po. Oh. Ay! Para pa ma! Wow! Walang tigalang mga model daw. Come on. Bye bye. Love you. Love you. Bye. Nice meeting you. Papahinga na muna tayo because later alis na ako dito sa Tawi-Tawi. It's a relaxing day here on the island. Na-feel ko talaga na safe ako dito right now. I'm cycling alone. And this one is more peaceful and makakalakad ka talaga dito sa mga kalsada like right now. Matawa rin din ang dami ng bikers dito sa Tawi-Tawi. Nakatuwa na nakamit ako ng mga tao. They open their houses to me. Even I'm just a stranger. Hindi nga sabi sa akin yung mga Muslim daw is they're open to people like me. But usually yung mga ibang tao sa ibang lugar is kapag naman yung mga Muslims yung pumunta sa kanila, ayaw nilang i-open yung doors. So yun, I've seen the other side of the community, the other tribes. Nahausap ako ng mga iba't ibang tribes. Like dito is yung mga sa Tamil and Tausug. And sobrang friendly ng mga tao dito sa Tawi-Tawi. And nasa dulo sila ng Pilipinas, dito ka nakita yung mga friendly na tao. Sobrang saya ko na pumunta ako dito at nakita ko talaga yung ganda ng Tawi-Tawi. So dito yun, palis na ako dito sa Salacot. May miss ko sila. Wow, see you again. Ayan, palis na ako dito sa Tawi-Tawi, finally! Actually, they're asking me to extend, pero ayoko maging marupok. So yun, learn. Natutunan ko dito sa Tawi-Tawi. Human drone! If you're wondering where I get my music, I'm using artist.io. It's all royalty free and feel free
to check the link in the description below. I also recently launched my website, southermost.com. Feel free to support my adventures and help me travel and give back to the community as well. Access my behind the scene and live location updates kung nasa na ba talaga ako. Marami-rami pa tayong i-upload na video because on my next vlog, I'm gonna go to Tawi-Tawi and other parts of Mindanao. Merry Christmas to all and Happy New Year, and see you on my next adventure. Bye!